in connection with his upcoming State of the Nation. Kasi ipagyayabang niya dyan na accomplishment, eto eh, yung legislative ano nila eh, accomplishment eh. Yung mga naisabatas daw. Eh puro naisabatas nito, puro laban sa interest ng mamamayan eh. Hindi ho ba? O, asan yung ano tawag mo ron sa ano, sa batas nila Lacson, yung ano yun? Anti-terror bill, mga kaibigan. Hindi ba yun eh, ano, pananakot sa mamamayan para magkaroon ng dahilan ng ang mga ayaw nang umalis sa pwesto na takutin, gipitin ang mga mamamayan. Gumagawa ng batas para gipitin ang sariling mamamayan, hindi para mapabuti ang mamamayan. Oh. Yan ang mga walang kwentang batas. Ang dami mong ang batas na naipasa. Eh, tsaka paano nyo naipasa? Ni railroad nyo pa eh. Ano pa? Yung batas ng kwan, halos ipinasa na nila sa kamara ito eh. Yung bagamat hindi pa naipapasa at hindi sigurado papasa sa Senado. Pero sa kamara, dahil puro tuho tayong nandyan, mga kaibigan, akalain mo eh, ipinasa nila yung 100% ownership, foreign ownership. O, yung kung tawagin nila eh, economic reform bill, mga kaibigan. Hindi ba katarantaduhan yan? O, yung train law. Hindi ba? Diyan nagka-leche-leche ang ating bansa. Nagtaasan lahat ang bilihin dahil inalis nga yung ano mo, yung buwis mo ha, sa sweldo mo. Mga akala nung iba, ito sinabi na natin nung una, binabala natin. Ang mangyayari dyan, akala mo ay nakinabang ka dahil yung kung sumusweldo ka ng 15,000, eh tatanggalin siya yun, magiging 13,000 na lang buwan-buwan. Akala mo nakatipid ka ng nakinabang ka ng 2,000 pesos isang buwan. Kung isang taon yan, eh ano ho yan, 24,000 yan ang natipid mo sa isang taon. Eh hindi ka nakatipid. Bakit? Tumaas yung bilihin eh. Yan train law, kamukha lang ng ibang batas yan sa buwis na ang nakikinabang dyan, yung mga mayayaman. Ang nahihirapan dyan, yung mamamayan sa baba at middle class. Pero yung mga multi-billionaryo, ha, yung mga may-ari ng mga kumpanya, abay, masarap ang buhay nila. Ha, kunyari, sisingili ng mas mataas na buwis. Pero kanino ipapatong? Kaya magmamahal dahil ipapatong nila sa balikat ng mamamayan. Eh sana mga kaibigan kung magkano lang yung buwis na ibinayad nila, yun lang ang ipapataw nila sa mamamayan. Hindi eh. Oh, para kumita pa sila, isipin mo lahat yung bibilin mo, mataas yun eh. Hindi ba? Wala namang limit yung bilang nung ipagbibili nila na tataasan nila ng buwis at yung ibang ipagbibili nila hindi natataasan pagka nakuha na nila yung dapat bayaran sa gobyerno. Hindi. Ang nagpapasan lahat niyan, mamamayan Pilipino, mga kaibigan. Yan ba'y pagmamalaki nilang batas nila? Ano pa mga batas? Oh, magsabi nga sila ng batas na nakinabang ang mga Pilipino. Ang sabi po mga kaibigan ng sa isinagawang pag-aaral nitong Ateneo, overall sa pangkalahatan, Mr. Duterte's legislative productivity cannot be said to have responded to what we ultimately need as a nation to improve our lives. Eh, sa pangkalahatan daw po, mga kaibigan, eh, hindi masasabi ha, na ito'y nakatugon ha, doon sa talagang
kailangan ha ng ating bansa o kaya ay mabago ha, ma-improve itong pamumuhay natin. Oh, yan ang sabi ng Ateneo sa kanilang isinagawang pag-aaral. At ang sabi nga nila eh, the Duterte administration failed. Ha? Biguraw po ang administrasyong Duterte ha, na makamit yung pong target na pagtugon sa COVID-19 pandemic ha, eh dahil sa malawakan no, na pagtatalaga ng mga military o ang kanilang pamamaraan ay eh, parang militar ha, pamamaraang militar oh, at mga mabilis na ano na paglikha ng mga pulisiya na hindi nagbibigay sa mga Pilipino ng panahon na makapag-adjust. Eh madalian eh, mga madali ang paglikha ng policies, di ba? Oh, na hindi po nagbibigay ng panahon sa mga mamamayan na makapag-adjust. Yung biglaan, di ba? Bigla-bigla, eh, yan, hanggang ngayon, ganyan yan eh. Oh, mamaya pwede bawal ano pwede nang tanggalin ng face shield. Mamaya ulit bawal na naman ulit. Oh, mamaya pwede, mamaya hindi. Ayan po mga kaibigan, hindi pa natutuyo yung laway bago na naman ang patakaran. Oh. President Duterte sabi, did not use his political capital. Hindi ka anya ginamit ang nakapital yung kanyang kwan eh. Yung ibig sabihin dito, yung popularity niya nung una, di ba? Eh, yun ang pagkakataon mo magsulong eh, di ba? Ng mga makabuluhang reforma sa ating bansa. Ano nangyari? Ha? Nalunod sa palakpak. Kaya ang gusto, lagi lang pinapalakpakan siya. Nung naramdaman niyang wala nang pumapalakpak, hindi na lumalabas, di ba? Once a week na lang eh. Wala nang pumapalakpak. Ha? Sila-sila na lang. Mga kaibigan, ang nag-uusap. Ha? Tapos yung sasabihin doon, iba naman sasabihin nung mga tao niya. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, itong Davao City, sinisita ng COA, mga kaibigan, dahil sa ito, basahin natin ang kapraso ito, itong report ng COA. Davao City ito ah. Sino ba ang mayor dyan? Di ba yung tatakbong presidente? Ha? Mga kaibigan, gumastos daw ng 7.9 million ang Davao City para sa mga nawala ng trabaho, mabigyan ng trabaho yung mga nawala ng trabaho. Eh pero examination of documents find questionable beneficiaries and if these people really work at all. Ito ngayon ang nakita. Nung examinin yung dokumento, merong mga questionable beneficiaries. Oh, eh siguro tinutukoy dyan, eh questionable, kung si, parang yung sa kuwa PCOO, questionable yung mga hinire nila na mahigit 300 eh, 370 plus na empleyado. Questionable yun. Oh, ito questionable din. Kung sino yung nakinabang dito at kung itong mga taong ito ay talagang nagtatrabaho.
Kasi yung 7.9 million, bibigyan daw ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Ang sabi nung state auditors, sinisinita nila ang Davao City sa 672.5 million. Laki, no? Mahigit kalahating billion ito. Worth of spending, halaga ng nagasta para sa pagtugon sa COVID-19. Ito, nung isang taon lang ito, para sa 2020 lang ito, mga kaibigan, ha? Hindi pa kasama yung 2021 dyan. At spotting multiple violations of audit, ha? Mga paglabag, ha? Mga paulit-ulit ang nakitang paglabag, ha? Ng audit and documentary rules. Kasama nga po dito sa 672.5 million na kinu-question ng COA ay yung 7.9 million employment project that found questionable beneficiaries. Ibig sabihin eh, dalawang bagay yan. Ha? Sino ang beneficiaryo o kaya ay ghost employee ito, mga kaibigan? These were included in the 2020 audit report of the city. Pero ito'y hindi kaya troll din ito, mga kaibigan. Ganun pa man, kwan ito. Graph ito, graph. Ha? Ito'y nakapalob sa 2020 audit report ng COA. Natuklasan ng COA ang tatlong paglabag, ha? Pangunahing paglabag sa COVID-19 spending, so paggasta sa COVID-19. Tatlong ano ito, yung procurement not supported by required documents. Walang kaukulang mga dokumento. Yan ang mga pangunahin, ha? Matitinding violation o paglabag. Direct negotiations with suppliers done without authorization. Walang authorization. Nakipag-negotiate sila sa mga supplier. Distribution of aid not properly documented. Ito ba tatakbong presidente? Edi, hindi ka pa presidente. Ang dami nang nawawalang pondo dyan sa loob lang ng isang taon. Tatakot-takot na yan. Yung sa AFP, sinita rin ang COA yan. Bilyonis din po yun, mga kaibigan, yung sa Armed Forces of the Philippines. Ha? Kaya wag na kayo magtaka kung bakit tumatalikod yung AFP at saka Department of National Defense sa kanilang constitutional mandate, lalo ang AFP. Mandate ng AFP ay ipagtanggol ang bansa laban sa mga manlulupig, di ba? Hindi nila ginagampanan yan under the administration of Duterte. Ako ay nabubwisit.
naghihirap habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay booking, booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Tonight, kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling.